Good morning, guys. Magandang umaga po sa ating lahat. Second day of quarantine. Naku po, hindi ako nakatulog. Namamahay yata. Ganyan talaga ang buhay. Ang aga kong siguro 2 hours lang ako nakatulog. Yan. Kwento ko muna bago kung paano ang parang nangyari. Nag-start yung ubo ko, naramdaman ko siya last 2 weeks. So, uminom ako ng gamot na yung binigay ni Lola. Yung Chinese medicine na liquid. Thursday, makati na yung lalamunan ko. Then, December 2, naka-schedule ako ng shot in immigration to renew my visa. Kaso hindi ko kaya kasi nilagnat ako, hindi pwedeng pumasok sa immigration. So, cancel yung immigration ko. Tapos nagpunta ako ng clinic sa Mawan, binigyan ako ng reseta. Nagtataka ako kung bakit nung nagkaroon ako ng fever, day 1, December 1, December 2, hanggang December 3, negative ako sa swab test. And then, pagdating ng 4th na araw, Monday, nag-swab test ako. Akala ko, hindi ko napansin na 2 lines yun kasi medyo mapusyaw yung kulay ng letter T. So, binigay ko kay amo yung copy ng swab test ko. Sabi ko, good morning, madam. Good morning, kuman. Negative result. Nag-respond sa akin agad-agad, no, it's positive, sabi sa akin. Alas 6 ng umaga yun. Tawag siya kay, tumawag siya sa bahay. Nabulabog si Lola. Sagot siya, sinabi niya na positive ako. So sabi sa akin, ang ginawa ko naman, stay in my room. Takbo ako sa kwarto ko. Tapos, nag-swab test ulit ako. Ngayon, after 15 minutes, positive pa din. Ngayon, sabi ni Madam, stay in your room. Ngayon, di nakaupo ako doon. Tapos, narinig ko, spray ng spray si Lola. Spray siya ng spray doon sa pinanggalingan ko. Kusina, CR, spray ng spray. Tapos, nakaupo ako doon sa kwarto ko. Bigla akong naiyak. Simpleng ubo. So, sa atin kasi simpleng pagkaubo, walang problema sa Pilipinas. Dito, masakit sa damdamin. Yung emotion mo kasi dahil yung dadalihin niya yung emotions. Ngayon, naramdaman ko yung naranasan ng unang nakaranas ng COVID at yung mga nakaranas pa nito ng mga kapwa nating Pinoy, mga Filipino o mga insang ibang lahi nakatulong. Mahirap din. Simpleng ubo lang pero yung emotion mo doon para kang may ketong na iniiwasan. Naintindihan ko kasi matanda ang mga alaga ko si Lolo at si Lola. Pero yung emotions mo, lagi talagang masasapul at masasapul na mahirap kasi para kang may ketong na iilagan. Pero salamat kay Lola kasi siya yung naghahanda ng pagkain ko. Tatawagin na lang ako kung okay na, kung nakakain na sila. Tapos ako naman yung pupunta ng kusina. Nakasunod na yung spray after kung lumabas ng kwarto, spray na yan lahat. So naintindihan ko dahil nga matatanda sila. Ngayon, stay in my room. Ang hirap, stay in my room. Pero, okay na din kasi nakakapagpahinga. Tapos, sabi ni sir, I will report to the Department of Health. Sabi ko, wait sir, I will try another one, the third time. Makulit eh. Iyay ang kulit mo. So, okay, sabi ni sir. Wala, positive talaga. Humihirit pero positive talaga. I will report now to the Department of Health. Okay, sir. Sabi ko sa kanya. They will bring you to the isolation center. Sabi ko, okay.
no choice ako kasi matatanda yung mga alaga ko eh. Hindi ako pwede mag-stay in the room kasi isa lang yung CR namin at maliit yung bahay. Magkadikit kami ni Lola ng kwarto, hinati lang yun. So, okay, sabi ko. Kaya, December 7, nung pinikap ako ng minibus sa building, nag-iisa lang naman ako doon. Tapos ang luag-luag ng Penny Bay, ang luag-luag niya. Nakailang ikot kami. Tapos ito yung unang gawa eh. Ito yung unang ginawa nila. Yung mga nasa unahan, mas magaganda na yung pagkagawa. Pero ito yung old na unang nagawa ito nung pumutok yung pandemya. So dito ako, sabi nung staff sa akin, Filipino? Yes, sabi ko. Parang medyo maano pa yung staff eh. Ang bilis magbigay ng instructions. Talagang ano siya. Das dinala, inihatid ako dito sa room ko. After that, binigay yung instruction. Blah, blah, blah. Ang bilis. Kaya oo na ako ng oo. Marunong naman tayo magbasa. So binasak na yung mga instructions na ano. Instructions na binigay. Maya-maya, nabigla ako doon sa katok ng sa bintana doon kasi nilalagay yung mga ano yung mga rasyon, katok, pagkain ng lunch, pasta, tapos si ano pasta ano may ano yan, tomato sauce yun eh. Maya-maya kumatok na naman, sabi ko may pagkain na ako kaya na doble yung aking lunch pero hindi ko nakain kasi hindi ko gusto eh. So nasayang lang yun, hindi lang pwede nilang kunin eh kasi naibagsak na dito sa room ko. So ayun, nag-aante ng ration, nag-tidy up, okay na din kasi nakakapagpahinga. Tapos ito, sa gabi ako inaatake ng ubo eh, kaya hindi ako masyadong makatulog. Sa araw naman bihira, kaya wala akong lagnat ha, ubo lang talaga sa atin, ito lang okay lang sa atin ng ganito, ubo, pero dito masyado kaya no choice kundi ma-isolate dito sa Penny Bay Penny's Bay Community Isolation Facility, yun Penny's Bay Community Isolation Facility, yun po yung pangalan ng isolation center dito. Kaya salamat po. Yung recovery ko 1 week yata, 6 day, pang-anim na araw ko dito at pang-7 doon yung swab test uli. Sa ngayon wala pa, stay lang dito. Kaya yun ang karanasan ko sa pagkakaroon ng Omicron. Mild lang ito, yung ubo lang eh, wala na akong lagnat nung Saturday, wala na akong lagnat Saturday, kaya Sunday nag-okay na ako eh. Monday lang ako nagkaroon ng positive na swab test, kaya ito ubo lang, kaya no choice kundi mag-stay dito. Okay na din. Pahinga muna ng 1 week sa trabaho. Kaya salamat po. God is good all the time. Ano man yung mga pagsubok, always trust God. Kaya salamat. Pray for me. Salamat po.